Ang nakaraan, matapos na pag-alaman ng mga magulang ni Harold na nakalakad na siya, labis ang kanilang saya para sa binata. Ngunit dahil doon, napagpasyahan naman ni Mitch na umuwi muna sa probinsya para makasama ang kanyang mga magulang. Babalik pa kaya ang dalaga sa mansyon? Ano kaya ang gagawin ni Harold nang malaman na wala na sa kanyang pamamahay ang dalaga? Sumakay na itong si Mitch ng isang sasakyan pauwi ng probinsya. Halos hindi masukat ang sayang kanyang naramdaman. Ilang oras ang nakalipas, nakarating na rin siya. Ma! Pa! Narito na po ako. Mitch! Anak! Mabuti at nakauwi ka na. Alam mo, malungkot kami kasi simula noong umalis ka sa bahay natin. Pero nitiis namin iyon dahil para din naman sa mga kinabukasan mo. Ma! Pa! Lagi ko yung iniisip na kung kumusta na kayo. Pero ngayon na nandito na ako, kailanman ay hindi natin makakahiwalay pa. Mabuti naman anak kung ganun. Siya nga pala anak, kumain ka na ba? Upo ma kanina, pero ngayon gusto kong kumain ng presong gulay at isda. Naku anak, sakto at galing sa pamingwit ang tatay mo. Kaya marami siyang isdang nahuli. Yan ang gusto ko ma. Kahit simpleng pamumuhay lang ay masaya na ako basta magkasama lang tayo ni Papa. Samantalang, mula sa pamamasyal, pagbukas ng pinto nitong si Harold. Mitch, halika. May pasalubong ako sa iyo. Sana magustuhan mo. Ngunit, walang boses ang sumugot sa kanya. Mitch, where are you? Nagtungo ito sa kwarto ng dalaga upang makita ito. Ngunit, nasilayan niyang wala ito roon. Parang natahimik ang loob ng mansyon. Nasaan ka, Mitch? Kaya naman, naisipan niyang tawagan si Doña Mercedes, ang kanyang ina. Ma'am, nasaan si Mitch? Harold, anak, siya nga pala. Nagpaalam siya sa akin na umuwi muna siya ng probinsya. Ano? Bakit hindi siya nagsabi sa akin, ma'am? Iho, hayaan mo na siya. Marahil ay gusto na rin niyang makapagpahinga. Sa ilang taong ba naman niyang kasama ka sa mansyon? Pero ma'am, akala ko ba we need to celebrate? Bakit mo siya pinayag umuwi? Harold, pwede naman tayo mag-celebrate na wala siya. In fact, nagpahanda ako ng malaking salo-salo bukas dyan sa mansyon. Ma'am, hindi ko ma-attempt na magsaya nang ganito na wala siya. Yung taong tumulong sa akin para ako makalakad. Harold, anong ibig mong sabihin? Sabi mo nga sa akin ang totoo. May naramdaman ka ba sa kanya, kay Mitch? Ma'am, alam niyo, simula noong na-aksidente ako, siya ang karamay ko sa mansyon. Bagamat palagi ko siyang napagsalitaan ng hindi maganda. Pero hindi siya umalis, di gaya ng iba. Ma'am, inaamin ko na masaya ako na sa tuwing kasama ko siya at nakikita ko siya. Siguro nga, gusto ko na siya. Harold, alam mo, natatandaan ko ang sinabi mo noon na ayaw mo sa babaeng mahirap. Gusto mo yung pantay kayo ng antas sa buhay. Oo ma'am, naalala ko yun pero malaya naman akong pumili, hindi ba? Anong saysay kung mapera nga? Lahat ng bagay ay nakukuha pero isa palang manluloko. Ma'am, please. Pabalikin mo siya dito. Gusto ko siyang makausap ng personal. Bigla na lamang naging malungkot itong si Harold. Nakalakad nga ako pero para rin akong napilayan dahil wala ang babaeng tumulong sa akin. Kinabukasan, maaga pa lamang dumating na ang mga taong tutulong sa isang malaking selebrasyon sa mansyon. Pero hindi pa rin maipinta ang pagmumukha ni Harold. Samantalang, kakagising lamang nitong si Mitch nang biglang napasigaw ang kanyang ina. Mitch, anak, halika rito. May naghanap sa iyo. Dali-dali itong bumangon sa higaan. Iniisip niya kung sino itong taong naghanap sa kanya. Paglabas ng kwarto, sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan at nagtungo sa labas. Doña Mercedes, bakit po kayo narito? May problema po ba? Oo, iha, meron. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ngayon pala ang celebration para kay Harold. Pero iyon, lagi nagmumukmuk sa kwarto. Bakit daw po doon niya? Hindi ko alam,
Pero kailangan mong magtungo doon mamaya, Mitch. Isama mo ang mga magulang mo. Babalikan kita dito. Babalikan ka ng driver dito mamaya. At ito nga pala, bumili na ako ng damit para sa'yo. Asan kita mamaya, Mitch, ha? Sa mansyon? Hindi na lamang napagsalita ang dalaga. Mitch, anak, ano bang meron? Ma, siya nga pala si Doña Mercedes, ang ina ni Sir Harold, na inalagaan ko sa mansyon. Ilang minuto ang lumipas. Umalis na ang sasakyan ni Doña Mercedes. Anak, ang ganda mo naman sa suot mong iyan. Para kang isang prinsesa. Ganun ba, Ma? Oo, manigurado mamaya. Nakatingin lahat ng lalaki sa'yo. Iho, Harold, ano pang hinihintay mo? Mabihis ka na. Maya-maya lang din ay magsimula na ang program natin. Narena ang mga katrabaho mo. Ma'am, maraming salamat po sa effort mo. Oo naman, Harold, dapat tayo magsaya dahil mamaya sa program, i-announce ko na ikaw ang bagong CEO ng kumpanya natin. Ilang oras ang lumipas bago nagsimula ang salo-salo. Ladies and gentlemen, masaya ako sa araw na ito dahil ito ay mahalagang araw sa aming anak na si Harold. Bukod roon, nais kong ipaalam sa lahat na si Mr. Harold na ang magiging bagong CEO ng kumpanya. At sana, kung ano man ang aming magandang relasyon sa kumpanya ay mapanatili mo ito, Harold. Maraming salamat, Ma'am, Dad, sa panahon at pagtiwala sa akin. Inaamin ko na wala pa akong kakayahan sa pagiging CEO. Ngunit, naniwala ako na makakaya ko na ito. At sa gitna ng pag-anonsyo ni Harold, napansin niya ang isang dalaga na patuloy sa paglalakad sa harapan niya. Hindi niya agad nakilala kung sino ito. Walang iba kundi si Mitch, suot ang isang magandang bestida na binigyan ni Doña Mercedes sa kanya. Labis ako nagpapasalamat kay Mama at Dad dahil sa pagiging mabuting ina sa akin. Ilang buwan din akong hindi nakalakad pero isang tao ang nagpalakas ng aking loob para muli akong makalakad. Mitch, maraming salamat sa pagtatyaga mo sa akin. Hindi ko matumbasan ang ginawa mo sa akin, bagamat palagi kitang pinagsalitaan ng hindi maganda. Pero narin ka pa rin sa akin hanggang sa dulo. Bumaba na ito at nagtungo sa harapan ng dalaga. Mitch, hindi ko alam kung magustuhan mo ang sasabihin ko sa'yo sa harapan ng maraming tao. Pero gusto ko lang ipagtapat sa'yo habang may panahon pa. Sir Harold, ano ibig mong sabihin? Sa harapan ng lahat, gusto kong ipaalam na mahal na mahal kita, Mitch. Oo, mahal kita. Yan ang totoo. Magalit ka man sa akin, wala akong pakialam. Biglang nagtilian ang mga tao sa loob ng venue. Hindi sila makapaniwala sa pinagtapat ng bagong CEO. Mitch, ano? Mahal mo rin ba ako? Sir Harold, sigurado po ba kayo sa sinasabi nyo? Isa lamang po akong mahirap na dalaga at katulong mo pa. Baka hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Mitch, wala akong pakialam kung mahirap ka man o hindi. Oo, Harold, noon pa man, nagkaroon ako ng pagtingin sa'yo pero habang tumatagal, mahal na rin kita. Pero hindi ko lang pinapansin dahil sino ba ako sa paningin mo? Kung ganun, Mitch, mahal mo rin ako? Yes, Harold. Ma'am, Dad, so paano to? Inaminin sa akin ni Mitch na mahal niya rin ako. Iho, it's your choice. Basta kung saan ka masaya, masaya na rin kami ng daddy mo. Well, since na mahal niyo naman ang isa't isa, pwedeng si Mitch na rin yung magiging sekretary mo sa kumpanya. Nang sa ganun ay araw-araw kayo magkasama. Bagamat sa umpisa ay nahirapan silang mag-adjust, naging maayos ang takbo ng kumpanya dahil sa kanilang pagtutulungan. Kaya sa hindi inasahan ni Mitch, biglang nag-propose itong si Harold sa kanya. Walang nagawa ang babae kundi pumayag sa alok nitong magpakasal sa kanya. Nagsama silang dalawa, subalit may forever kaya sa kanilang pagsasama. Paano kung sa kabila ng kanilang pagmamahalan, may isang naglihim sa kanila? Kaya naman mga kaibigan, abangan po natin sa part 6 na talaga namang nakapanabik sa buhay ni na Harold at Mitch. At kung nagustuhan mo ang kwento na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button. Maraming maraming salamat at keep safe always.